So hello guys, nandito na naman kayo sa channel ko. At syempre, ako nga pala si Jen Ryan Santos, aka Muning. At ngayon, meron tayong pag-uusapan ngayon. So, alam ko, madaming makaka-relate dito sa topic na to. So, ano pa iniintay natin? Game? Ang topic natin ngayon ay ang bakit ang hirap umamin kay crush? Ikaw, bakit ang hirap umamin kay crush? Alam mo ba? May alam ka ba? Bakit ang hirap umamin kay crush? Kasi ako napapaisip din ako eh. Napapakompute ako eh. Pero hindi ko alam. Ngayon nga, mag-uusapan natin bakit nga ang hirap umamin kay crush. At nandito ako ngayon para magbigay sa inyo ng limang halimbawa bakit nga ba ang hirap umamin kay crush na gusto natin. Uy, crush kita. Ang hirap umamin sa kay crush natin na uy, crush kita. Ang hirap minsan eh kasi iba, baka iba'y sagutin sa atin, di ba? Uy, crush kita. Baka nari ganito. Uy, alam ba? Crush kita. Ah? Talaga? Sorry ha? Virgin pa kasi ako. Alam mo yon yung mga feeling pa virgin. Hindi naman. Hindi naman sa ganun. Kasi syempre, yung mga babae, talagang mahirap talaga, alam mo yun, i-approach yan. Tapos, syempre, may mga babae talagang, alam mo yun, mga arte, mga ganun. So, may mga iba-iba din. Di lahat naman, ganun. Diba? So, yun, ang unang-una sa listahan natin ay layuan tayo ng crush natin. Alam mo yun, parang pag sinabi mo yung saloobin mo, yung feelings mo kay crush, na crush mo siya, baka biglang, na alam mo yun, no? Kapag sinabi mo yung saloobin mo nga kay crush, na bigla kang lalayuan. Kasi merong mga tao na kapag inamin mo yung saloobin mo or yung feelings mo sa taong to, may posibilidad na layuan ka niya. Kasi nga, hindi siya sanay sa ganong sitwasyon. Hindi siya sanay na may umaamin sa kanya. At lalong-lalong, hindi pa siya ready. Ayun ang tanda mo, ha? Hindi pa siya ready. So, ito yung pangalawang nasa lista. Magpatuloy ka muna. Pangalawa, magpatuloy ka muna. Ha? Wala na explanation yun. Magpatuloy ka muna. Pangatlo natin, natatakot baka ma-reject, di ba? Ayan ang mahirap sa mga babae ngayon, di ba? Kapag sinabi mo yung saloobin mo or yung feelings mo nga sa kanila na sinabi mo sa kanila na crush kita, alam mo yun, baka ma-reject ka. Diba? Ang sakit sa feelings nung ma-reject kasi ako. Siyempre, meron talagang ganyan na hindi natin maiiwasan sa isang tao na i-reject tayo kasi baka hindi pa sila ready, mga ganun. Pero kung darating man yung punto na i-reject ka ng isang taong hinahangaan mo or crush mo or gusto mo yung tao na, ang advice ko sa'yo is tanggapin mo na. Though mahirap, diba? Mahirap talaga. Napakahirap tanggapin. Tanggapin na natin sa sarili natin na hanggang kaibigan lang talaga, diba? Crush kita. Sorry ha. Hanggang kaibigan lang kasi tingin ko sa iyo. So yun na nga, no? Mahirap ma-reject, diba? Alam niya naman yan. Pero, kung tunay ka talagang lalaki at may bayag ka at may lakas doob ka na sabihin sa crush mo na nagusto mo siya, na crush mo siya, sabihin mo lang. Kasi, sabi nga ng iba na, paano ka mananalo kung hindi ka tataya? Diba? Parang sa loto lang, diba? Paano ka mananalo kung hindi ka muna tataya? Diba? Kailangan mo muna i-sacrifice yung nasa loobin mo para malaman mo kung ano nga ba yung sagot. Now, kung malaman mo man yung sagot is, tandaan mo, hindi lang siya, diba? Kumbaga parang it's a lesson para sa sarili mo na hanggang dyan ka lang.
Pang-apat natin, baka magbago yung paningin niya sa atin. Baka kung baga crush mo nga rin, crush mo yung kaibigan, tapos inamin mo sa kanya na crush mo siya. Uy, crush kita. Alam mo yun, baka magbago yung sitwasyon yung dalawa. Baka magbago yung way na pag-uusap niyo or kung paano kayo magkasama. Kasi may mga ganun na kapag inamin mo sa kanila yung feelings mo, minsan nagbabago yun kasi nga, hindi alam ng tao, ng crush mo na kung paano niya i-handle yung ganun. Siyempre, magkakaroon ng ilangan. Alam mo yun? Kumbaga parang nalagyan mo ng border yung sarili niyong dalawa. Pero, ang advice ko lang din doon, kausapin mo lang ulit yung kaibigan mo na sabihin mo sa kanya na crush lang naman talaga. Siguro palusot mo na lang yun, di ba? Crush lang talaga kita. At sana maintindihan mo yung ganun. At sana maging magkaibigan pa rin tayo. Uy, crush kita. Hindi. Baho na hininga mo. So yun na nga, diba? Hindi natin may iwasan sa isang tao na magbago yung paningin niya sa'yo dahil inamin mo yung nararamdaman mo para sa kanya. At ang panghuli natin, ito number 5, nakakahiya. Oo, nakakahiya talaga. Na umamin kay crush na gusto mo siya. Na crush mo siya. Kasi nga, it takes, you know that, full confidence muna eh, diba? Ito, kapal na mukha. Ito dapat kailangan dyan. Matibay, diba? Matibay, diba? Kita nyo naman. kita nyo naman, diba? Matibay, diba? It takes full confidence and kapal na mukha. Ha? Para sabihin sa crush natin, na crush natin sila. Diba? Na gusto natin sila. Nakakahiya in a way na parang kapag kausap natin sila, masyado tayong nagpapapansin sa chat, dumadaan mo siya sa atin, diba? Parang tinatawag natin, hinaharot natin. Ayun yung ginagawa nating way para mapansin tayo ng crush natin. So yun na nga, ayun na naman yung limang nasa listahan ko. At medyo kulang yun, diba? Ayun lang yung sa mga comment na nakita ko sa post ko. Kaya ginawa ko ng ganito. At advice ko lang din talaga na kapag may crush kayo, huwag niyong hintayin mahuli lahat. Kumbaga parang, may crush kang ngayon, sabihin mo na agad sa kanya. Though nakakahiya yung panlimanga natin, nakakahiya man talaga. Sabi ko nga sa inyo, it takes guts, you know, bayag. Mga babae, you know? Wala naman kayo ganun, pero sa mga babae, may mga babae rin kasing umaamin. At merong hindi. Siyempre, may iba-ibang personality yan. Kasi babae, alam mo na may babae, mahiya eh. At hindi nila nature na umamin sa isang lalaki. Hindi nila nature. Yung iba, sinasabi ko sa inyo. So yun ang advice ko lang talaga sa inyo na kapag may gusto kayo, huwag nyo na agad tayin na mahuli pa ang lahat bago nyo pa malaman na meron na siyang iba. Kung ma-reject ka man at mabaliwala yung sinabi mo, tanggapin mo sa sarili mo at maging lesson sana yun sa sarili mo na hanggang friendzone lang talaga, hanggang kaibigan lang talaga. May limit din, di ba? Kung dumating man sa point na yun, talaga, tanggapin na natin sa sarili natin na hanggang dun lang talaga. Pero, ito ang one thing, crush pa rin kita. So yun, narinig mo naman yung mga advices ko at huwag kakalimutang i-like, mag-comment, at syempre mag-subscribe sa channel ko. At yeah, abangan mo na lang ang mga susunod na i-upload ko at huwag kakalimutang i-subscribe. Subscribe tayo dyan, bro. So yun guys, ingat sa inyo lahat, ha? Meow!